Miss Lovey po. Yes. Kamusta na? Anong mga latest updates sa'yo? Latest updates, ngayon po ay lagi ako nagpo-promote ng The Annulment. Kasi papalabas yung movie namin, yes po. Sa November 13. Under Regal Films. Yes, opo. Under Regal Films. Kasama ko si Joy Bascon dito. Correct. Kakaibang Lovey po daw mapapanood dito. Ano bang role ni Lovey doon? Ako po dito ay si Gary. At pinagdadaanan po namin dito yung from sobrang in love na couple hanggang sa mauuwi sa sakitan sa isa't isa dahil sa proseso ng annulment. Sino mga kasama mo, Lord? Kasama ko po dito si Mr. Joe M. Bascon, si Diane Medina, si Laura Lehman, at marami pa pong iba. Directed by Direct Mac Alejandre. Showing when? Showing na po sa November 13 ang The Annulment. Malapit na. Yes, malapit na po. Correct. Bukod sa annulment, ano pa yung ibang pinagkakaabalan ni Lord? Ngayon po ay nag-release po ako ng single ng kanta. Ako po yung nagsulat. Wow! Ang title po nito ay Segundo. Under Viva naman po ito. So, yeah, masaya po ako na nakapag-release po ako ng kanta na single. Alam ko first love mo ang singing. Yes, first love ko po ang singing. So, ngayon medyo slightly lang din po ako ulit. So, anong kwento ng Segundo? Segundo po ay medyo naayon nga siya slightly sa pelikula namin na The Annulment na ang segundo ay tungkol sa taong nauubusan ng pagmamahal sa isang tao, nag-fall out of love. So, ganun. So, saan ka nag-base dun sa lyrics? Kasi di ba isang tao na nauubusan ng pagmamahal. Well, siguro marami kasing taong nakaka-relate dito. So, parang based on experience, not just mine, pero sa experience din ng mga kakilala ko, ng mga tao, sa storya na rin na halos lahat ng nagagawa kong pelikula ay syempre, pinagsama-sama ko na po yun. So si Lovey po, kung magkakilala natin yan, kung magaling umarte, magaling kumanta. So kung papipiliin ka between singing and acting, anong pipiliin mo? Nako, ang hirap po niyan. Pero since first love ko po ang singing, pero natutunan ko na ding mahalin ang pag-arte. For me kasi parang outlet na rin sa akin ang pag-arte. Kumbaga, nare-release ko lahat ng mga iba't ibang emotions through acting. So, pagpapapiliin ako, ang hirap. Kasi ganun din naman sa singing eh. Oo, naibibigay mo yung gusto. Naibibigay mo yung emotions din through singing. At napakagaling mong performer. Thank you. Na-miss ko din po. Siguro dahil mas lagi ko na pong ginagawa yung pag-arte, mas komportable na ako ngayon umarte. Ngayon, pagka kumakanta ako, medyo nahihiya ako. Kasi meron ng ano? May hiya factor na kasi nga ang tagal ko na rin. Siguro nung nagsimula ako, 16 ako, 5 years ago. so parang ano, yung pag-arte, mas komportable na po. Pero alam naman natin may boses kay kinanta ko po yung theme song ng The Annulment. Ikaw ang kumanta. Abangan niyo po yun. Ikaw rin nag-compose? Hindi po. Hindi. So revival siya ng isang napakagandang kanta. I'm not sure kung pwede ko na pong sabihin. Pero lalabas na siya, kaya tomorrow? Sa Sunday po. Sa Sunday. Sa Sunday po. Pwede ko nang sabihin. Sa Sunday, Di Lang Ikaw. Di Lang Ikaw. Composed by? Miss Aiza Silera po, no? Aiza. If I'm not mistaken, po. So, may kwento ba sa'yo kung ano yung hugot ng song? Yung hugot ng song, based on sa pagkakarinig ko at pagkakakanta ko, ay hindi lang naman ikaw yung nasasaktan. Okay, naubusan ako ng pagmamahal sa'yo, pero hindi lang naman ikaw yung nasasaktan sa paghiwalay natin. Kahit ako yung nagsabi na kailangan natin maghiwalay. Nasaktan ka. Nasasaktan din ako kahit ako yung may gustong makipaghiwalay sa'yo. Grabe. Masakit. Masakit, di ba? Bakit ba tayo naubusan ng pagmamahal? Yun na. Why do people fall out of love? Kasi based sa The Annulment. Oo. Annulment, title pa lang yun, diba? Parang ako din yung humingi ng, ako din yung nag-file ng annulment. Yung babae yung nag-file ng annulment. So, yun yung isang malaking katanungan para sa ating lahat. Bakit ba tayo naubusan ng pagmamahal sa isang taong minsan din naman nating minahal? Anong pagkakaiba ni Lovey dito sa iba pang mga nagawa mo ng pelikula? Siguro, ang pagkakaiba ko dito, mas mature na yung atake namin dito. Kasi nga, pagmamahal siya sa isang tao na kasal na ano din po siya, at nakikipaghiwalay na may respeto at pagmamahal pa rin sa
sa asawa. Mm-mm. Usually kasi parang lalaban ka dahil may ibang babae. Correct, this time, nandyan pa rin yung pagmamahal eh. Pero, hindi nawawala. Hindi mawawala yung pagmamahal, pero kailangan na maghiwalay. Kailangan ng i-let go. Kailangan ng i-let go. Diba? Yes po. Speaking of maturity, gaano naka-matured si Lobby pagdating sa pag-ibig? Hindi ko po alam. I feel like lahat naman tayo bata pagka umiibig. But I don't know. Siguro po in such a way na iba po yung level of understanding, iba po yung way of committing yourself to someone. Siguro the older we get, the more wiser, the probably wiser and understanding we become, and the more we're siguro ako personally mas willing ako to compromise, to meet in the middle, kasi before I'm very straight na it kung ano yung gusto ko para sa sarili ko, yun ang gagawin ko. Ngayon willing na ako mag-compromise. So anong pwedeng gawin kay Lobby para sabihin niyang, I let you go? Oh, ano, pagka hindi kasi ako open sa big lies, at saka, ano, magle-let go ako pagka I feel like ako lang yung lumalaban sa relationship, or ako lang yung nagpapatakbo ng relasyon. Parang enough is enough. Enough is enough ako. Mabilis ako mag-enough is enough pag feeling ko hindi worth it yung tao. Especially now. Oo. Pero kamusta ang puso ni Lobby? I'm happy. Pulang-pula! Pulang-pula. Sa tingin mo ba ito na yan? This is it. Ito na talaga. Mahirap magsalita ng tapos. But syempre, pag pumapasok naman tayo sa isang bagay, eh, ayaw naman natin na mauwi yun sa hiwalayan, diba? Sa hindi mabuti. Oo, correct. So, we're always wishing for the best naman. Oo, tsaka halata namang you're so happy. Kasi ang ganda mo, sobra. Thank you. Speaking of maganda, ano yung ano mga beauty regimens ni Lobby? Kasi ang ganda mo eh. Thank you. Siguro you know, lifestyle. Younger. Thank you very much. Mm. Lifestyle po talaga, laking nagagawa. Kasi noon, mahilig po talaga akong lumabas at laging bumimik. Pero hindi naman yun problema kasi ginagawa ko pa rin naman yun ngayon. Pero sa occasionally na lang. Hindi na siya yung everyday. Ngayon po talagang gumigising ako sa umaga para mag-workout. I eat healthy most of the time. Pero kinakain ko pa rin yung gusto kong kainin. Siguro, so guess, walang pagda-diet? Walang pagda-diet. Grabe! Walang pagda-diet. Talagang, ang ganda ng resulta sa'yo. Thank you. Ano lang talaga ako ngayon. Siguro, pag happy ka, mas lumalabas lang talaga. Yung glow. Happy. Yeah. Happy kasi ako. Happy girls. Happy sa lahat ng bagay. Diba?